Madalas magkaibang liga ang babae at lalaki sa contactable sports, pero sa chess, utakan lang yan. At itong bagong team naniniwala na babae ang malakas. Noong July 2020, nabuo ang Professional Chess Association of the Philippines o PCAP. Ito ang kauna-unahang professional chess league sa buong Pilipinas. It's like PBA and NBA, no? Na, pero chess ang ano namin. Chess naman yung sport. LGU-based ang pagbubuo ng teams at noong drafting nitong nakaraang Disyembre, ang pinili ng Palawan puro kababaihan. Diyan nabuo ang Palawan Queens Gambit. Sounds familiar? After being inspired by the series Nordic, yung show sa Netflix, yung Queen's Gambit, we're just really thankful for PCAP informing this team. The mere fact that they allowed us, an all-female team, to play in a league of men. Isa sa mga star players nila si Marie Antoinette San Diego, na Woman International Master at Olympiad sa edad na 21 pa lamang. Parang ang gandang opportunity na wow, all female. Sa talaga ba? Sobrang hype ng chess ngayon because of the Netflix series nga. So, sobrang nakakatuwa naman na ang daming nakakapansin sa chess. Since dati, parang lagi kong naririnig, ay, chess, yung iba nga hindi nila kinoconsider as sport. Halimbawa nga ng kakulangan natin ng pagpapahalaga sa chess, ang nangyari kay PhilAm Grandmaster na si Wesley So. Noong 2014, lumipat siya ng US mula Pilipinas dahil mas makakamit niya raw ang pagiging top player ng buong mundo kung doon siya mag-train. Kaya ikinagalak niya ang pagbuo ng PCAP dahil sa wakas may oportunidad na ang mga Pinoy na gumaling pa sa chess. At mapapakita pa nga ang kagalingan ng parehong kasarian. We're here to challenge ourselves more of what else can women do. Resounding sa akin yung nabanggit ni Grandmaster Wesley So na chess is for Filipinos. Kumbaga, chess is a sport where we can excel. Bagong team, bagong liga sa bagong taon. Dahil sa Palawan Queens Gambit at PCAP, sana magbago na rin ang tingin natin sa chess. Your move, mga kapatid. Teresa Armatampo, hatid ang mukha ng balita.